Hi! Welcome ulit sa YouTube and welcome to Sendero's channel. Dito sa ikatlong serye ng ating pag-aaral tungkol sa what and how ng YouTube, particular sa search and discovery, ay pag-uusapan nating spesipiko ang tungkol sa YouTube search. Ang YouTube na pag-aari din ng Google ay kaparehas nito na isang search engine. Ang kaibahan lamang, ang Google ay mostly sa mga document files at mga related links nito. Samantalang ang YouTube ay isang spesipikong search engine platform na nakabase sa mga video files. At ang search feature ng YouTube ay inilaan para sa mga spesipikong hinahanap ng bawat manonood. Kaya ang mga video content na nakikita pag ginamit ng viewer, ang search bar ng YouTube ay nakadepende sa kung ano ang kanilang itinatype sa search bar. At ito ay nakabase sa spesipiko nilang hanap. So, depende sa viewer, maaaring ang i-type nila sa search bar ay isang salita o ilang grupo ng mga salita base sa kanilang gustong makita. And from there, magla-drop down ng list at hahanapin na nila yung inaakala nilang gusto nilang panoorin. Meron din namang ibang viewers na specific sa kanilang hinahanap. Maaaring itong title, maaaring lugar, maaaring gawain, or mga kaalaman na gusto nilang alamin. And the same thing, magda-drop down at makikita nila kung ano yung gusto nilang video na panoorin base sa lumalabas sa YouTube search result. At yun namang ibang viewers ay mismo yung content creator o yung channel ang hinahanap. Maaaring sila yung mga naaabot ng ating mga promo or nakakabalita sa mga advertisement na ginagawa natin at nasisiyahan o curious sila na malaman ang ating mga content. So dahil relevancy ng content sa topic ang lumalabas sa resulta sa search result, paano natin matitiyak bilang mga creators na lilitaw ang ating mga uploads sa sinesearch na topic ng mga viewers? Una, sa title pa lang ng content mo, tiyakin mong malinaw ito. May sense sa nilalaman ng iyong content at higit sa lahat, madali siyang search. Sa description naman, mag-elaborate kang mabuti, isa o dalawang paragraph at kung maaari, lagyan mo ng timestamp o video timeline para mas madali siyang hanapin. Huwag mo rin kalimutang maglagay ng tags. Mas marami, mas maganda, lalo na kung may mga na-misspell ka or may ilang topics na nakalimutan kang ilagay sa iyong video stamp. Mas maganda rin kung makapaglagay ka ng subtitles sa iyong content, lalo na kung ibang dialekto o lingwahe ang gamit mo. Siyempre, huwag mo rin kalimutan na gawing public ang schedule or publish ng iyong content. Mas maganda pa nga kung gagamitin mo ang Google Trends. Dahil dito, pwede kang mag-search ng ilang particular na lugar na gusto mong alamin o pag-publishan. Pwede ka rin maghanap ng mga topic na sa tingin mo ay patok sa ngayon or marami ang naghahanap. At para makatiyak, itatype mo lang ito sa kanilang search bar. Tapos, makikita mo na kung ano yung mga resulta ng kanilang hinahanap base sa iniisip mong content at makakagawa ka na rin ng content sa paligid ng topic na ito. Lalo pa kung makikita mo na maraming ang naghahanap dito through sa YouTube search at titingnan mo yung statistika nito. At sa mga hakbang na yan, mas lalo natin matitiyak bilang mga creators na makikilala tayo at madidiskubre sa industriya ng YouTube. Good luck, guys!